Hello, hello, hello! Magandang, magandang, magandang gabi sa inyong lahat, mga kachorba! Ang inyong pong lingkod, Idealismo Production. Ayan guys, kung napapansin po ninyo at meron akong nilagay sa aking bandang kanan, sa bandang itaas po ng aking mata. Ayan. Ito po ay isang tutorial video kung paano po itago ang ating eyebrow. The reason why we need to know this or we need to have this kasi hindi natin maaalis ngayon, lalo na ngayong panahon po ng pandemic. Marami po tayo mga kapatid na nagtatrabaho online, lalo-lalo na po yung mga kapatid nating mga drag queens, ganyan. So, at least yung mga gustong matuto kung paano natin itatago ang ating eyebrow, panoorin po ninyo ang video na to. At for sure, makakatulong po. As you can see po, ang difference po ng right tsaka ng left brows, eyebrows ko. Ayan po, wala po akong nakikita sa aking kanan dahil successful po ang aking ginawa at willing po akong ibahagi ang aking ginawa. Ayan, sa mga baguhan dyan, ipapakita ko ang mga ginamit ko dito at kung paano siya gagawin. Ayan, una sa lahat guys, Elmer's Glow Stick. Ito po yung kulay violet. Don't worry guys, hindi lang po ito para sa school papers or sa office. Pwede rin po ito sa ating day-to-day makeup. Lalong-lalong na sa mga nangangailangan tulad po ng mga drag queens na binanggit po kanina or mga performers. At hindi po natin maiaalis na marami po tayong mga beauty pageants po dito sa ating bansa. Ayan, at pwede rin po itong gamitin, hindi lang po sa mga LGBT na or mga kapatid nating gays na gustong magretoke sa kanilang mukha. Pwede rin po itong gamitin sa ating mga beauty contestants, like mga magagandang contestants po natin sa bawat sulok ng ating bansa. Ayan. So, Elmer's Glow Stick, kulay violet. Nabibili po ito sa Lazada. Hello, hello, hello. Mega shoutout sa iyo, Lazada. Ayan. Promote, promote. At ito po yung pangalawa na kakailanganin po natin, ang concealer. Kahit anong concealer po, pwede po ninyong gamitin. At itong concealer na to, it's lang money. Nabili ko po sa Lazada. Hindi ko alam kung magkano po siya, pero mura lang po siya. Ito po yung number 3 po yung number 3 po yung ginamit ko kasi ito medyo maputi po siya or masyadong loud yung color. Pero syempre, kaya ito po yung pinili ko po, it's because yung mga foundation ko po, pressed powder, loose powder, lahat po yan ay number 3 kasi yun po yung natitipuhan ko pong kulay para sa akin. Mukha or katawan, may mga iba-iba pong kulay po yun. So, depende na po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin para sa complexity po ng skin ninyo. Ayan. Ito po, ganito po yung itsura niya. Ayan. Next po na gagamitin po natin, of course, kailangan po natin ng pressed powder. Pressed powder po, opo. Yung mga usual na pressed powder po. Pero sa akin po, ang binili ko po ay yung Fashion 21. Fashion 21, of course, number 3 as well. So, ayan nga. Kailangan po natin ng brush. Brush para pang halo or pang paint. Pang brush doon sa concealer mamaya. Tapos, kailangan po natin yung eyebrow comb. Ito po yung supply para doon sa ating eyebrow. At, yun lang so far ang kailangan natin para itago ang ating mga eyebrow. Ayan guys, let's begin. Gawin natin tong nasa left na eyebrow ko. Ipapakita natin kung paano siya gawin at kung ano yung tamang paraan kung paano natin itatago ang ating eyebrow. Ayan. Stay tuned ha. Wait lang. Ayan, asa na ba? Unahin natin of course yung glue stick. Ito guys. So, gagawin lang guys is
ikulay natin tong parang malakrayo lang stick sa ating eyebrow. Pwede pong paganyan pa left, tapos make sure na i-right po ninyo para lahat po ng buhok ay malagyan po ng blue. Tsaka paikot-ikot lang yan para make sure po lahat ng pinakasulok-sulok po ng ating eyebrow ay malagyan. Ayan. Yan po yung first coat po. So, ngayon, gamitin natin yung supply. Pagkatapos po ilagay po yung glue stick na yan, supplyin po natin, pataas lang po. Ayan. So, lahat yan, isupply nyo po pataas para magkaroon po ng space sa baba at para ma-flatten po siya. Kailangan flat na flat po kasi ito. Ayan. Ayan, kung mapapansin po ninyo, naka-ano na sila, nakataas na siya. Ayan. So, nasa inyo po yan kung gusto po ninyong pataas or pwede rin po siyang pataas na pa-diagonal pa ganun. Pero sa akin po kasi ngayon, pataas po siya. Dito kanina is pa-diagonal na ganun. Para makita natin kung ano yung mas effective. Kung pataas po yung buhok or pa-diagonal po yung buhok. Tapos, pagkatapos po niyan at na-flatten na po natin siya pataas, ayan, pwede po ninyong i-press gamit po ang inyong mga daliri. So, hahayaan muna natin na ganyan for at least couple of minutes, like let's say 2 minutes para lang ma-dry po yung first coat. Dahil uulitin po natin yan. Pwede pong dalawang beses, pangatlong beses. Depende po sa inyo kung sa tingin nyo po is saan kayo komportable. Dito po kasi ginawa ko is dalawang beses ko po siyang kinutan ng Elmer's Glue Stick. Ayan guys, first thing or first product na ginamit po natin is Elmer's Glue Stick. Mega loud shoutout po sa Elmer's. Pakasakali pong nanonood po kayo sa video na to at alam nyo na, diba? Sa susunod, sponsoran nyo na ako. Joke! Ayan guys, kanina, nagdalawang beses po akong naglagay po ng glue stick. Ngayon, tinakpan ko na po siya. After po ma-dry po yung glue stick kanina, naglagay na po ako ng concealer. Yung concealer po na pinakita ko kanina, siya po yung concealer na ang brand name is Lang Mani. Ayan, nire-recommend ko po ito para sa inyo guys kasi subok ko na po ito. At ano po siya? Ito po yung ginagamit ng mga contestants ng mga beauty pageants na may mga tattoo. At kahit gaano katindi po yung tattoo nila, natatago po nila yon. Ayan. At dahil nalagyan ko na po siya ng concealer, hintayin lang po natin ng few minutes. Make sure na ma-dry po siya. At bago natin siya lagyan ng pressed powder. Ayan, habang naghihintay po tayo, naghahanap po ako ng mga pwedeng lagyan ng concealer sa aking mukha. Naghahanap ako ng... Ayan, kung mapapansin po ninyo, may mga balbas po ako, bigote, ganyan. Yan, lahat po yan, pwede po ninyong lagyan ng concealer para maitago po natin. At sa susunod po na video, of course, yung second step po natin kung saan maglalagay po tayo ng foundation sa ating mukha. At panoorin lang po ninyo ang susunod na video. At ituturo ko rin po yung aking kinaugalian or yung aking ginagawa kung paano po mag-apply po ng foundation sa mukha. Ayan. But anyways, habang hinihintay natin ma-dry po yan, i-ready na po natin yung Fashion 21 na two-way cake. Oh, di ba? Fashion 21 two-way cake SPF 35+. Ito po yung tinatawag natin pressed powder. Opo, pressed powder yung usual na ginagamit. Ayan guys, after a few minutes at dry na po siya, pwede na po natin siyang lagyan ng pressed powder. Ayan guys, ito po yung ginagamit ko at meron po akong gamit na sponge. Yung sponge ko po is dry po siya, hindi po siya yung basa.
So, ganyan lang po. Idikit-dikit lang po ninyong ganyan. Wag, ayan, ganyan lang po siya. Dikit-dikit lang po siya. Huwag niyo po siyang irarab na ganun. Kasi syempre, fresh pa lang po yung ating ginamit na concealer. Ayan, medyo mas makapal po yung gawa natin dito kesa dun. Ayan, pero kitang-kita naman po ninyo na hindi na po nakikita ang ating eyebrow. Ayan, at successful naman po ang ating ginawa. Ilalapit ko po sa camera. Ayan, wala po tayong makita. Though meron po siyang konting nakikita dito sa banda dito. Ayan, oh, pero okay na po siya para sa akin. At mas madali ko na po siyang maitago at madrawingan kung anong shape ang gagawin natin sa ating makeup. Ayan. At maraming salamat guys. At ito po yung unang-unang makeup tutorial ko na may babahagi ko po. Sundan po ninyo ang aking mga videos kasi gagawin ko din po ang pag-apply po ng foundation. At see you there. Thank you so much. And of course, bago po tayo mag-end, gusto ko pong pasalamatan ang ating mga kaibigan at mga laging sumusuporta sa atin. Kaya alam na ninyo kung sino po kayo at masyado pong mahabang video kung isa-isahin ko po kayo. Ayan. Again, thank you and have a great one. Happy evening po sa inyong lahat. Goodbye!